panoorin nyo ho ng maigay. Simula ho ng pandemya or bago magpandemya nung nakaraang taon, abay namamayagpag na ho yung hong rentangay, yung tinatangay ho na mga sasakyan na rentahan at yung ho mga salo or assume balance. Kamakailan mga boss, siguro naman nabalitaan nyo ho sa Cavite, yun hong si Master Sergeant na si Julius Arcaras ng Cavite Highway Patrol, yan ho yung victim. At saka ho yung suspect si Methasuel Kebrian, yan ho, makita nyo. Ngayon, ang dahilan ho'y flinag down ho yung sinasabing sasakyan nitong suspect ho. Ngayon, ang HPG mga boss, nagkakandak ho sila ng anti-carnapping operation sa lugar ho na kung saan naispatan ho yung suspect, sakay ho sa sinasabing silver gray Nissan Tierra, andyan ho, nawala hong plaka o number. Ngayon, ang driver ho, kumbaga, eh, hinanapan ho ng papeles, wala hong mapakita kung kaya't nagalit ho yung pasahero, yung suspect, makita nyo. At pagkatapos sa kanyang Armalite na ginamit ho, no? Bumaba, pinaputukan ho yung mga Highway Patrol Group. Kaya naman ay gumante rin yung ating mga Highway Patrol Group mga boss. Yung SUV ay umano'y sinasabi ho nila'y pasalo. Ano ho bang ibig sabihin ng pasalo? Ito ho yung mga sasakyan na kung saan yun hong bumili ng sasakyan na may utang sa bangko, ang bangkong nagmamay-ari yan at hindi pa ho nabayaran buo, down payment pa lang, hindi nyo ho pag-aari yan. Meron ho kasing iba, ang ginagawa ay pinasasalo, pina-assume balance doon ho sa taong kung sinong kanyang mapagkatiwalaan ang nagiging system, nagiging nangyayari. Eh, hindi na ho ina-assume yung balance, hindi ho pinagpapatuloy yung obligasyon. Normally, ang nagpapasalo ho'y kilala yung tao. Kaya lang ho rito sa nangyari ho sa Cavite. Ang sinasabi ho ng HPG, pakita natin, ito nangyari dito, ito na'y posibleng modus ng pasalo. Kami naman ho mga boss, ang pasalo or assume balance o etong rentangay, iisa ho yung sistema. Pinapasa-pasa ho nila. Ang rentangay, tinatangay ho yung sasakyan na nirerentahan ho sa mga biktima nila na pagkatapos, yun ho ang ginagawa. Tapos ito naman ang nagrenta, abay pinapasa ho sa iba. Sinasanla sa kasino at meron talagang bumibili ho niyan at meron talagang sindikatong pinapasa-pasa ho, pinagkakitaan dahil alam ho nila ang sasakyan eh, pag-aari ng bangko, hindi ka pwede magsumbong. Kaya kung kayo'y nanunood sa amin, kami ho nagbibigay na sa inyo para kayo'y nasa lagay, safe zone na ho kayo. Alamin ho ninyo kung anong pagkakaiba ng rentangay laban sa pasalo. Ang rentangay mga boss, eh nagpaparenta, marami ho na biktima niyan. Panahon ng 2006, hanggang kasalukuyan, meron pa rin. Hindi na ho uso yung carnapping eh. Uso na ngayon mga boss, simple na lang. Pagbibili ka ng sasakyan, kinakailangan mo lang na mababang down payment. 60,000, 70,000, tapos magbabayad ka ng monthly. Ito naman si Kolokoy na pina-assume balance sa kanyang kakilala, eh babawiin yung kanyang down payment at pagkatapos yung obligasyon ng pagbabayad ng buwanan, ipapasa doon, sasaluin nung taong may mag-a-assume ng balance. Ang system, mga boss, yung nag-assume ng balance, ganun din ang gagawin, ipapa-assume sa iba, walang katapusan, tulad ng rentangay. Kaya ho namin sinasabi siya, huwag nagwag ho kayo mabiktima. Iisa lang ho pinanggalingan ng rentangay at assume balance. Public service ho tayo, mga boss. Ngayon, importanteng makita nyo at marami na ho nahulog sa patibong ng bitag. Kasamang HPG, trinabaho ho namin. Eto ho, again, pinag-iingat ho namin kayo. Marami hong pumipila sa aming action center nung wala pang pandemya. At ngayon, namamayagpag pa rin yung sinasabing eto'y nabibiktima ng rentangay or eto'y yung sabi natin pasalo. Para maintindihan nyo mga boss, maganda sigurong panoorin nyo to. At pagkatapos, i-discuss ho natin ang topic. At pagkatapos, i-share nyo ho sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, na yan ho'y mapapanood, ito ho yung segment na to sa aming YouTube TV channel sa Bitag Official para mapanood nyo, para makaiwas ho kayo mga boss.
Eto, panoorin. Nagpapalit lang ng pangalan, nagpapalit ng lugar, parehong modus. Talaga pinag-aaralan ng sindikato yan. Actually, pabalik-balik na naman yan eh. Years ago, nangyari na rin yan eh. Binirekahin na lang uli ngayon. May konti lang innovation ng ano sa sistema na lang ina-apply ngayon. Hindi ito ang unang beses na itinulog sa bitag ang modus ng rentangay. Gaya ng dati, iisa ang paraan ng mga kawatan sa pambibiktima. Bukod sa mabulaklak na salita, ginagawa nilang pain ng malaking down payment para kumagat agad ang mga bibiktimahin. So, modus na pinag-aralan yung kahinaan ng kanilang victim at yung system. Maraming kumukuha, maraming market kasi brand new. Ito mo, isasanglan mo lang. Okay. So, mabili. Okay. Ganito ang kasong inilapit ni na Richard Rivera ng Angeles, Pampanga at Richard Peradilla ng Pasig City. 2 months pa lang yung unit ko noon, pinapauwi ko na sa kanya. Ang sabi ko pa nga sa kanya, kahit hindi ka na magbayad, ibalik mo na yung unit ko. Kabado si Rivera dahil hawak ng sindikatong kanyang paupahan ng van Toyota Grandia at SUV Toyota Innova. Nakasangla na nga yung sasakyan ko. Iba na yung nagmamaneho at wala na dun sa lugar ng babae yung unit ko. Lingid sa kalaman ng mga suspect, may Global Positioning System o GPS ang sasakyan ni Rivera. Dahil dito, natuhoy ng bitag kung saan dinala ang sasakyan ng biktima. Ngayon, bumalik na naman itong mga babae, kumukuha na naman ng unit ko. Ibang tao na naman itong kukuha, kunwari. Ganito rin ang dinaras ni Richard Peradilla. Kasabwat di umano ang mga suspect ang driver niyang si James Michael Pareja, kaya natangayang paupahang van Toyota Grandia. Hindi ko sukat akalain na yung palang taong ito eh, yung pala ganun ang gawain. Sana didelay siya ng uwi. Ang tingin ko talaga, na-duplicate niya yung susi. Pero may GPS din ang sasakyan ni Peradilla. Ayon sa GPS tracker, nasa Tansa, Cavite ang ninakaw na sasakyan. Lahat dinetali ko yon kung saan makikita at saka saan malolocate. Matyagang inikot ng bitag ang lugar. Maya-maya pa, natagpuan ng aming grupo ang nasabing van Toyota Grandia na nakaparada. Pero iba na ang plaka at conduction sticker ng sasakyan. Ito sir, yan. Akin yan, adjusted yan. Dati maraming sticker yan para pagpasok ng subdivision. Nang mga oras na yon, hawak ni Peradilla ang master key ng sasakyan. Yon, kaw nila yung ORCR, wala dyan lahat. Pati yung mga logbook, pati yung black book niya. Wala dyan sa loob. Nang mapandar ang sasakyan ay tuluyan ang binawi ni Peradilla ang ninakaw na sasakyan. Si Rivera naman ay patuloy na inuutakan at pinahihirapan ng sindikato, kaya bumuo ng plano ang grupo. Muling kinausap ni Rivera ang suspect. Hello? Hello, kuya? Oo. Hindi pa naman tatakbo yung araw nila doon. Sige, okay lang, walang problema. Basta tawagan kita pag paluwas na ako dyan, no? Pasensya ka na, ha? Opo! Oo, sige, salamat, okay. Nang may sa-ayos ang plano, agad umaksyon ang aming grupo. Hindi na bago tong modus na to. Paulit-ulit na lang. Nagpapalit lang ng pangalan, nagpapalit ng lugar na kung saan sila'y nabibiktima. Malalakas ang loob nito mga sindikato. Na target nila yung mga tao nagpaparenta ng sasakyan na talagang bawal naman, lalo na kapag hindi mo papagmamayari. At ito yung pagmamayari pa rin ng financing company. Paulit-ulit, nagbabago lang sa mukha at estilo ng modus, pero iisa ang pamamaraan. Hanggat may nabibiktima, merong manluloko.
Nakipag-ugnayan kami sa tanggapan ng PNP Highway Patrol Group. Masusing pinag-aralan ng HPG ang kaso ni Rivera. Nag-evolve na modus. So, modus na pinag-aralan yung kahinaan ng kanilang victim at yung sistema. Taking away of the motor vehicle without the owner's consent. Okay. Is carnapping. So, ang gagawin ho natin, he will come here tomorrow. So, makakatulong siguro yung technology na sinasabi niya, GPS and even monitoring everything that's there. And we will just document it all the way hanggang doon sa actual operation, the recovery. Pinagplanuhan ang mga operatiba at bitag ang gagawing operasyon. Isa sa Angeles, Pampanga. At isa naman sa Bigan, Ilocos Sur. Gamit ang GPS, nakatutok ang atensyon ng mga operatiba sa pagsunod sa kinaroroonan ng sasakyan. Papunta na yung ano, yung mga subject natin para makapag ano kayo, makapag-ready kayo. Ang pangalawang grupo nakapwesto sa car rental ni Richard. Maya-maya lang tumawag na ang suspect na si Joanna. Dala mo yung sasakyan? Nakapark lang po siya, kuya. Nasa General Luna siya. General Luna Street. Malapit siya sa Bigan Heritage Village. Habang nakipag-transaksyon ng mga suspect, naka-monitor naman ang mga operatiba sa mga nangyayari. Agad na itong sinundan ng grupo. Ah, sige, sige, lumabas. Sige, sundan mo pa rin. Plug down niya na, i-plug down niya na. Ah. Daba! Daba! Tulog sa bitag ang mga suspect. Antay yung inaubang kasama nyo. Go, go. Sundan natin. Ulit na ang mga karagak mo. Ay, ikaw ka pala yan. Ayan, kasama mo, nahuli na. Asawa niya, asawa niya to. Asawa niya. Papulis kami. Ayun na po. Sasakyan pa lang, nagsisiha ng mga suspect. Ano ginawa ko sa'yo? Hoy, huwag ka maingay. Wala. Marce, sabi mo saan mag-rent ka, ganyan-ganyan. Ako'y nadadali kahit tignan niyo po yung mga text dyan. Ikaw ang nagsangla kay Kuya Jumar, hindi ako. Ako tapos yung ID ko, ayaw niyo pang ibigay. Anong ayaw? Ako sa lahat ang yung ID. Huwag ka po ang ano mo. Ako ngayon lang yung nadugugan niyo ka pala. Ay, hindi sis. Yung mga anak ko kasama ko doon, kung ako lang pwede eh. Alam naman ako lang mapahamak na hindi ko naman ano, tinulong lang ako. Pagdating sa presinto, ang suspect na si Pamela, aminado sa kasalanan. Pinapatubos ko talaga sir. Sabi ko nininervous na ako dito sa sasakyan na ito, itubusin niyo. Ay, document ako, nakita niyo na talagang pinirma niya, sinangla niya sir. Kahit na umamin, nagawa pa rin magdahilan ang suspect. Anong purpose mo? Bakit nalitan mo yung plaka? Nag-drive po kasi kami. Gusto mong itago yung identity ng sasakyan? Nag-drive po kasi kami. Pero nga, gusto mong itago? Huwag niyong sasabihin na wala, biktima ako. Matapos ang matagumpay na operasyon, na-recover mula sa mga suspect ang dalawang SUV at isang van. Kalaboso ang mga suspect. Mga boss, para makaiwas sa modus ho ng rentangay at pasalo or assume balance, narito ang mga sumusunod na dapat ninyong gawin. Una, iwasan ho magparenta ng sasakyan, ng inyong sasakyan sa sino man na walang driver. Pangalawa, siguraduhin yung inyong mga sasakyan na may utang sa bangko, may GPS. Pangatlo,
maging paladuda sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras na ang sasakyan na yan, hindi nyo pag-aari dahil pag-aari ng bangko, kayo ang habulin ng bangko, kayo ang ikokoleksyon, kayo ang masasampahan ng kaso. Pangapat, hindi nyo ho pwedeng parentahan ang inyong sasakyan na hindi pa bayad sa bangko nang walang pahintulot yan. Yun ho mga pang-contra-modus na ho yan, dito ho sa pambansang sumbungan, ay binibigay ho namin sa inyo para makaiwas ho kayo sa sinasabing rentangay at yung sinasabing assume balance. Tandaan, napakadali na ngayon ito ho'y bumili ng sasakyan sa kunting kapiranggot na down payment pagkatapos mag-assume balance. Kaya alam ng sindikato kung sino kanilang bibiktamahin. Ang nangyari, uulitin ho natin ngayon, babalik ho natin. Yung nangyari ho sa Cavite, ito hong nakita ninyo, yan hong nangyaring shootout na yan. Again, for your information, flinagdown ho yan kasi may duda ho ang highway patrol, ang suspect ho yan, ang driver ho ng Nissan Tiara, at ho'y wala hong mapakitang papel at may duda ho ang highway patrol na ito ho'y pasa or assume balance. Okay, ngayon mga boss, iwasan ho yan. Mag-ingat, mag-ingat, mag-ingat.